us, you Lord Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we love you, Lord. We praise you. We give you glory. We give you honor today. Hallelujah. You're great today, Lord Jesus. We praise your name. Amen. We love you, Lord. We give you glory. We give you praise today. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful new day. Oh God, from the rising of the sun and to the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you today. We give you glory. We give you honor. We give you thanks for everything, Lord. Thank you for the protection. Thank you for the healing. Thank you, Lord, for your wonderful presence. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa lahat mong kabutihan sa aming mga buhay. We will forever praise Thee, O God. We will forever exalt Your name. You're such a wonderful God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless us today. Bless our viewers, O Lord. Bless every listeners, O God. Hallelujah. Continue to protect us, O Lord, and bless us today. Thank you for this wonderful morning. Hallelujah. We give you praise, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Pagkasimbahon ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, I lift up your name, Jesus. Pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan, and welcome once again sa ating Saturday morning devotion. Praise God. Araw na naman ang Sabado ngayon at muli po tayong magsama-sama upang purihin at pasalamatan ng Diyos sa lahat niyang kabutihan sa ating mga buhay. Sadyang makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa araw na ito, mga kapatid, tayo lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa isa na namang magandang pagkakataon na binigay niya sa bawat isa sa atin. At muli po tayong magsama-sama. Praise the Lord, hindi man tayo nagkasama-sama physical, subalit, hallelujah, nagkasama-sama po tayo spiritually. We are united in faith, we are united in prayer, we are united in purpose, in giving God all the glory, the praises and honor. Hallelujah sa umagang ito. Kaya mga kapatid, praise God sa mga kagigising lang dyan. Praise God, bangon na, gising na. At ang iyong mga nasa higaan pa pero nakapagbukas na nanagin ng mga cellphones. Ayan, patuloy po kayo at makinig sa mga salita ng Diyos sa umagang ito at sa lahat po nating mga kapatiran mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong aga sa inyo tanan, maayong buntag, magandang umaga. Praise God, hallelujah, purihin ang ating Panginoong Hesukristo. At binabati din natin sa umagang ito, mga kapatid, ang lahat po nating mga kapatiran, lahat nating mga live viewers na nagmumula po sa iba't ibang bansa sa buong mundo.
Praise God. Hallelujah. At hindi ko po alam anong oras sa inyo ngayon. Hindi magkapareha yung ating mga oras. Ang iba ay sa ngayon, hapon po at gabi po sa kanilang lugar. At dito po sa atin ngayon ay maagang-maaga po tayo. At ang ating oras ay 5:40 na. Praise God. At lubos po tayo nagpapasalamat sa Panginoon, sadyang napakabuti ng ating Diyos. At sa pasimula ng ating gawain sa umagang ito, mga kapatid, praise God, dadako po tayo sa mga pagbati, no? Hallelujah sa ating mga kapatid o mga greetings, lalo-lalo na sa mga kapatiran nating nagsisipag talaga na magko-comment, magre-react, at sa praise God, nagsishare sa lahat ng mga sharer. God bless you all. Hallelujah. At sa lahat ng mga nagme-mentionan ng kanilang mga kakilala, mga praise God, kaibigan, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat sa umagang ito, mga kapatid. Praise God. At sa paumpisa, mga kapatid, praise God, pasensya na po kayo, medyo mayroon na pong maraming nalagpasan natin, no? Praise God. Pero sa mga maagang nakapagbukas, magandang umaga, Sister Arlene Tandoy Ubas, Sister Alma Slow, dyan sa Hong Kong, thank you for watching. Si Mitch Matalubos, praise God, Pastor, God bless you. Maraming salamat, Sister Mitch. Sister Iris Canlit Puklawan, ayan, nagme-mentionan ang kanyang mga kaibigan, mga kakakilala. And belated happy birthday to Pastor Cesar Nalangay Verano na nagbe-birthday po kahapon. God bless you and more birthdays to come, Pastor Cesar Verano. And then mention na rin po si Pastor Melvin and si Joseph Pamisa. Good morning po. And good morning din po. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. And Sister Jerena Sabanal Sumikad. Mention na rin po ni Sister Aileen Puklawan. And then mga kapatid, praise God, Brother Anthony Tunying Castillo. Good morning, Pastor, and God bless po. And then good morning dito sa Pilipinas. Hallelujah. Magandang hapon siguro o magandang gabi po dyan kaya sa Toronto, Canada, Brother Tuning Castillo. Magandang araw po sa iyo. And then Joshua Garces, mention na rin po ni Sister Iris Canlet Puklawan, UPC Almaslo. Good morning, Pastor Art, and God bless you. Maraming salamat. And then mga kapatid, Nelly Ann Cadavis Matinaw, mention na rin po ni Sister Iris Canlet Puklawan. And then, hallelujah, God bless us all, sabi ni Sister Alma to all viewers. Silly Rose Usman, UPC, mention na rin po ni Sister Iris. And then Inding Kumahigal, mention na rin ni Sister Alma Slow dyan sa Quezon City. Magandang umaga po sa inyo. And then si Sister Claire Dumayas Osiones, kumusta na po kayo? Magandang umaga, Sister Claire, and Brother Joel Osiones. And mention na rin si Mark Anthony Dumayas Osiones, and dyan po sa Australia. And then Bernard Lubay, maayong buntag, Pastor Art, God bless po. Magandang umaga po, and maayong buntag, Brother Bernard Lubay, pagpalain ka na yung Diyos. And then Sister Faith Heaven, mention na naman ni Sister Alma Slow, good morning. And then Michael Mahinay Ordaniza, maayong buntag, Pastor Art Acuesta, kumusta na po? God bless your ministry and your family. Ito, mabuti po, Brother Michael Mahinay Ordaniza, at patuloy po kaming nananalangin para sa madali ang paggaling po ni Brother Ariel, ang kapatid po ni Brother Michael, na na-aksidente po, mga kapatid, at tayo ilubos na umaasa na ang Panginoon ang siyang hihi po at magpapagaling po ng kumpleto. Praise God, iiwas po siya sa mga complication, and then gabayan ng Panginoon ang mga doktor na sumasagawa po ng kung ano mang mga bagay para ikagagaling po ni Brother Ariel Mahinay Ortaniza. Thank you and good morning, Sister Dolores Aranya Rotersos, dyan po sa Vancouver, Canada. Maayong hapon o sabang oras karon diha sa Vancouver, Canada. Good day to Sister Dolores Aranya. Good morning po, sabi ni Brother Joseph Pamisa. Abby Turmis Colina, good morning, Pastor, watching from Davao City po with Mama and Papa. God bless you more po. Maraming salamat,
ang Sister Abby Tormes sa Kulina dyan sa Davao City. Ingat po kayo lagi. Andiyan, nandito na po Sister Inding Kumahid, kasama na po natin sa umagang ito. Salamat sa panonood. Sister Elisa Costado, God bless po Pastor. Maraming salamat. Nilo Mirabel Montales, UPC, good morning Pastor. God bless you, watching from Malabon City. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan sa Malabon City. And then my Safara Apial, mention na rin ni Sister Aileen Puklawan and the Love of Galis, Milis Angat Beli, UPC Jonathan Picasano Tostado, praise God, magandang umaga sa inyo. Sister Annabella Caberti and Nelfa Bayonado, ayan, lahat na na-mention, manood po kayo sa umagang ito, praise God, and stay with me, stay tuned, pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, praise God. At tuloy-tuloy po tayo, Sister Ebon Mahinay Romero, UPC Ronel Absidi, Jenny Stira Yulan, and Jennifer Baldisco Bunyol, mention na rin kami yun ni Sister Iris Canlit Poclawan. And then, maayong bunta, good morning to Sister Delia Repolio, good morning Pastor, God bless, amen, maraming salamat, hallelujah. Ayan, praise God po rin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Hello po Pastor, watching po, salamat po sa mga prayers. Ito, meron patutuo mga kapatid, hallelujah, maagang patutuo, Sister Dolores Aranya Rotersos mula po sa Vancouver, Canada, na ang kanyang pamilya ay nasa Little Baguio, Malita, Davao de Oro. Davao de Oro ba yan? Davao de Oro. Praise God, sabi niya, watching po, salamat po sa mga prayers. Magaling na po anak ko, si Penjan. Bigla daw nawala ang lagnat niya. Sabi ko, pinag-pray ni Pastor Art, glory to God po. And hallelujah po rin po ang ating Panginoon na kumikilos sa ating mga buhay. Pinag-pray po natin itong si Penjan, anak po ni Sister Dolores Aranya Rotersos. At hallelujah, nag-testify po ang kaniyang asawa na yung anak niya na may lagnat ay bigla pong gumaling, nawala ang lagnat. It's so powerful ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Si Abit Lutaw Pidor, morning sa lahat. God bless sa lahat. Good morning, good morning, good morning po sa lahat. And then Brother GC Mariano, mention na rin po ni Sister Iris Canlit Puglawan. Hallelujah, and also Pastor Jesse Quinco. Ayan. Jeremias Ocon Arcilia, good morning Pastor, God bless you. Good morning din sa aming gwapong pastor. Ayan, si Reynald Agnes Kasintahan, watching from UPC Bukawi, Bulacan. Ayan, may buntag, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bukawi, Bulacan. And good morning din po sa inyong pastor dyan, si Pastor Reynald Reynald, praise God, Agnes Kasintahan. Pulurihin po ang ating Panginoon, UPC Bukawi, Bulacan. Ayan mga kapatid, praise God, tuloy-tuloy po tayo. Hallelujah. And then, UPC Ayel Maslo, mention niya si Elijah na Yaon Janaw, Sister Annabel Caberti po dyan, at saka Sister, sino ba yung isa? Praise God, si Naida Mariano, magandang umaga o magandang hapon yan sa inyo. Madaling araw ngayon sa Middle East, mga kapatid. 5 hours po silang late sa Pilipinas. So, madaling araw po. Kaya, praise God, magandang umaga dyan sa inyo sa Middle East, sa Qatar, sa Saudi Arabia, dyan sa Dammam. Alay, sa Kuwait, hallelujah, also good morning po sa inyong lahat. Mercedes de la Cruz, good morning po, Pastor Art from Muntinlupa Church. God bless po, ayan, mga kapatiran natin sa Muntinlupa. Magandang umaga po sa inyong lahat. And then, mga kapatid, Sister Joyline Canduli, La Madrid. Hallelujah, La Madrid. Ha? Good morning, Pastor, 12 midnight here in Romania. I just got home from work, overtime, praise God. God bless po Pastor and to all viewers. Ayan, hallelujah, magandang umaga or 12 midnight daw doon sa Romania, sa Europe. At tayo nagpapasalamat na kapatid na may mga kapatiran pa rin tayo na nagsisipag pa rin manunood kahit hating gabi na. Praise God, so maraming salamat at binabati po ang lahat ating mga viewers. God bless you. Sister Joe Landol also is watching. Thank you. Pastor Erwin Obas or Erwin Grapes also is watching. Maraming salamat po.
And then si Binjon Nolyora, good morning po Pastor and God bless. Good morning din po Brother Binjon. Lot-lot Kapangpangan Flores, mention ka ni Sister Aylet Puklawan, si Elisa Costado, amen, hallelujah. Good morning po Pastor, God bless po. Good morning din po Sister Jo Landol. And then si Marisa Flores Pipito, and then mention ka ni Sister Iris, Jacob Flores Galio, mention rin si Bong Reyes Flores. And then mga kapatid, magandang umaga sa inyo, mention ni Sister Iris Pangkanlit po Klawan. And then ka si Wing De Vera, good morning Pastor, watching again from Kuwait. God bless po. God bless po sa inyong lahat dyan sa Kuwait, mga kapatid. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ngayon pa lamang po tayo nananalangin na tatanggap na po kayo ng mga biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Heso Kristo. And then si Honey Jane Olager Bual, I mention ni Sister Iris, Anasil Ariston Wing Pascual, mention din ni Sister Jo Landol, Honey Jane, mention ni Sister Iris, mga kapatid, Elizabeth Candaos Yunis is watching. Maraming maraming salamat mga kapatid. Meron po tayong 37 live viewers sa mga oras na ito. Stay tuned po kayo mga kapatid. Maya-maya po ay dadako na po tayo sa mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Binibigyan lamang natin ng daan itong ating mga kaibigan, mga kapatid, sa Panginoon. Praise God na nagsisipag talaga mga kapatid na mag-comment at hallelujah, tayo rin natutuwa na magme-mention ng kanilang mga pangalan dito po sa ating live broadcast. At maraming salamat din sa mga sharers na nagsishare po at nagme-mention sa inyo mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Praise God, ipalaganap po natin ang magandang balita at ang pag-ibig ng Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Sister Inday Mosquera, good morning Pastor and God bless. Magandang umaga din sa iyo dyan, Sister Inday Mosquera. God bless you. Hallelujah. And then sabi niya, maayong buntag Pastor. Sabi ni Sister Elizabeth Candaos Yunes. Ayan. Sabi ni Brother Joseph Pamisa, Pastor Joseph Pamisa, Iba and Church, Batangas. Good morning po, Pastor. Good morning sa inyong lahat dyan sa Batangas. Particular dyan sa Iba and Church. God bless you po. Kumusta niyo ako dyan kay Pastor... Praise God. Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kapatid. Kay Pastor Lutero, ang tagal kong praise God na remember mga kapatid. Pastor Eduardo Lutero, good morning, maayong aga Pastor. And then mga kapatid, praise God, Michael Rimihari Manharis, mention na rin, Sister Shirley Toledo dyan sa Buso-Buso Church, UPC, good morning. O mention niya po ang UPC Buso-Buso Church. Hallelujah, Sister Let Goles also is watching from Zamboanga City. Kumusta na po dyan si Brother John, Brother Kyle, Sister Bless. Good morning. Maraming salamat Sister Bless sa mga sacrifices na ang ating gawain ay may pagpatuloy po natin at maging pagpapala din sa lahat ng mga nanonood sa atin sa mga bawat panahon na tayo po ay nagla-live broadcast. Hallelujah. God bless you all mga kapatid. Oh, hallelujah. Sister Jirene Sabanal, Sumika, dyan po sa ka... Ano ba itong lugar ni Sister Jirene? Magandang umaga. Praise God mula po kay Sister Jo Landol. And then, Leonora Pinonia, mention ni Sister Iris. Hallelujah. Now, mga kapatid, sabi ni Sister Lolo Serrero, Davao Occidental pala, mga kapatid, ang malita Davao Occidental. Praise God. Standing corrected, stand corrected tayo po, mga kapatid. Okay? Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ayan si Brother Antonio Tonging Castillo, nagme-mention si Maria Dora Castillo, Jan Phil Castillo, Angina Binamer, Saichi Isabel Castillo, Francine Bernardo Castillo. Maraming salamat. Oh, hallelujah. 3 p.m. dito, Canada now, Pastor. Hallelujah. Magandang hapon sa lahat na nasa Canada. Sister Elsie Manriquez, magandang hapon, Sister Carlin Delgado, dyan po sa Canada din po, praise God. At lahat kayo dyan sa Canada, si Grace Millie, hallelujah, dyan sa Canada, magandang hapon. Lahat-lahat po kayo dyan, hallelujah, purihin ang Panginoon.
And then Sister Sheila Goles, hallelujah, nanonood din habang nagbabiyahe papuntang Davao City. Praise God, good morning, Brother Sam, Sister Cindy Shane. Ingat po kayo lagi, praise God, dyan sa Davao. We are praying for you, for God's protection to be upon you, mga kapatid. Hallelujah. And then Joel Daraco, Subsuban, Joel Rivera, Tamayo, Joel Azar Consasing, good morning. Good morning, May Grace Mosquera, good morning, Pastor, God bless po. And also Rain Joy Valerio is watching. Magandang umaga po, Sister Rain Joy Valerio. Hallelujah. And then Joel Tumbagahan, good morning. Hallelujah, Vanicu, good morning. Ibe Sasing Mazaglang, mention ni Sister Ailet, Kanlit Poglawa, Juicy po ah, Rungasan Sasing, ayan, minimension na yata ni Sister Ailet, lahat niyang mga FB friends. Yan po ay maganda at napakaganda, mga kapatid. Si Sister Christy Alejandro Dumayas also is watching, thank you, and God bless you. Sister Jane Anyolan, good morning, Pastor Art, God bless po. Hallelujah, mayong aga dira, Sister Jen Estirahan Yulan. God bless din po sa iyo, purihin ang ating Panginoon. Ito mga kapatid, sabi ni Brother Michael Mahinay Ordanisa, isang mapagpalang umaga po, Pastor Art Acuesta. And then isang malaking milagro na nanggaling sa Panginoon po, Pastor Art, na hindi daw kailangan upirahan ang aking kapatid sa ulo, sabi ng doktor. Hallelujah, praise God, amen, amen, amen. Kahapon 4:30, in Jesus' name, napaka makapangyarihan po ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat-lahat sa mga prayers. Kaya nga mga kapatid, with God, nothing shall be impossible. Ito po yung kapatid natin mga kapatid na talagang nag-healing siya sa mga kakilala, lahat ng mga prayer groups, prayer warriors, 4 p.m. prayer warriors, Eagles Wings, at tayo rin po mga kapatid ay nakisama sa pananalangin para sa kapatid ni Brother Michael Mahinay Ortaniza na si Ariel Michael si Ariel Mahinay Ortaniza na na-aksidente po mga kapatid at praise God, malaki po ang tama sa kaniyang ulo sa bandang gilid na habang nagpi-prayer request po kahapon, si Brother Michael ay nagdudurugo, dumudugo po yung kaniyang ulo at sabi ng doktor, kinakailangan na siya po ay maopirahan sapagkat mayroong fracture po yung part ng skull niya dito sa bandang tenga. Pero mga kapatid, praise God, nananalig po tayo sa Panginoon at dinulog po natin sa pamamagitan ng pananalangin at umaasa na ang Diyos ay gagawa po ng himala. At ito na nga mga kapatid, praise God, ay tinugon ng Diyos ang ating pananalangin at nagpatutupo ang kanyang kapatid na sabi ng doktor, hindi na kailangang operahan mga kapatid at nagpapagaling na po lamang si Brother Ariel Mahinay Ordaniza. Really, God answers prayer mga kapatid. Yun ang nais nating mangyari. Hindi po lamang hanggang sa pangangaral, hindi po lamang hanggang sa salita, but literally, praise God, in reality, God is with us. Ang Panginoon po ay kasama natin at sa ating mga pananalangin, praise God, halay tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga himala na ginagawa ng Panginoon. Ayan, good morning Brother Fred Lamoste, dyan sa Santo Niño, South Cotabato. Maying aga dirasay mo, salamat kaya, praise God, ikaw nakapanood o nakatanaw ka karon sa atong programa. God bless you. Sabi niya, good morning Pastor, praise the Lord, hallelujah, and God bless. Maraming salamat Brother Fred Lamoste. Ayan, magpapatibay po tayo, magpapalakas po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ayan, Sister Jen Estira, Newland, shout out sa tanang pastor ng mga viewers. God bless sa tanan, kag sa tanan ng mga member ng 4 p.m. online Bible study. God bless, Pastor. Ayan, hallelujah. Shout out sa lahat ng mga members po ng
4 PM online Bible study. Napakaganda po dyan, mga kapatid. Napakasarap po dyan na makasama ito, mga kapatid, sa Panginoon. Praise God, na punong-puno ng pananalangin at anointing na nagmumula sa Diyos. Ipagpatuloy po ninyo yan, mga kapatid. Praise God, malaki po ang inyong papel na ginagampanan, praise God, para po sa malaking revival na inaasam po natin na mangyari, hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo. Praise God, hallelujah, worldwide revival. Yun po ang ating pananalangin, and we will conquer and we will be victorious in the name of Jesus. Hallelujah, siguro hindi man lahat, lahat mga kapatid, pero yung mga anak ng Diyos at mga pinili ay makakalapit sa Panginoon at makakatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Praise God. Amen. Hallelujah. And then, ang daming mga nag-mention. Sister Jinli Paklimar lang gadeda. Si good morning, Pastor Art and family. God bless you po. Maraming maraming salamat, Sister Jinli Paklimar. Praise God. O Jinli Paklimar lang gadeda. Si God bless you dyan sa Coronadal City. Hali, ingat po kayo lagi. Sally Rigor, watching from Greece. Ito, mga kapatid, mayroon po tayong manunod ngayon, si Sally Rigor from Greece. Kumusta na po kayo dyan? Binabati po namin kayong lahat, mga kapatid, dyan sa bandang Europa po. Hallelujah. And then, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Praise God. Sabi niya, good morning po, Pastor. Good morning din po. Maria Teresa Magbanwa Subirano. Good morning, Pastor. Good morning din po. Orlando Wasawas is watching from the Isle of Man. Magandang gabi po dyan, Brother Orly. And God bless you. Sister Bill Atilio, blessed morning po, Pastor. God is good all the time. Yes, God is good all the time, Sister Bella. And then, maayong aga, Pastor Art and followers. Lahat ng mga followers ni Jesus Christ. Hallelujah. At ng mga salita ng ating Panginoon na yan, binabati po kayong lahat ni Brother Orly Wasawas from the Isle of Man. Kumusta na po kayo dyan, Brother Orly, Sister Jovie, si Clint at saka si Kate at saka si Pastor Fred Mateo at sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Isle of Man. Hallelujah. God bless you all. And salamat, Sister Bella Atilio, dan-sharing na po. Praise God, salamat sa inyong pag-share. Ayan, mga kapatid, praise God, 47 live viewers po tayo. Ang oras natin ay ganap na ng alas 6, so ganap na ng ika-anim ng umaga, mga kapatid. Hallelujah. And then, sabi ni Brother Michael Mahinay Ortanisa, maraming salamat po, Pastor, sa Acuesta, sa inyong walang sawang prayers. Prayers po, Pastor, na natuloy-tuloy, ha? At tuloy-tuloy na ang kagalingan ng kapatid na si Ariel Mahinay Ortanisa in Jesus' name. Ayan, mga kapatid, inaangkin na natin at gumawa na po ng himala ang Panginoon at alam ko, hallelujah, he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya umaasa tayong iingatan siya ng Diyos. Inumpisa na ng ginawa ng Panginoon ang himala at milagro, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po dyan hanggang sa kanyang paggaling, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Brother Jason Ang. Good morning din po. Sister Jenny Stiranyulan, Mark Anthony Despianyulan. Mention na rin po, Maria Teresa Magbanwa Zobirano. Good morning. Mercedes de la Cruz. Amen. Glory to God. Ayan, nagme-mention na rin po si Ma'am Jenlik Paklibarlanga di Dasi, si Christy Milani di Dasi, Perez, Rinan Perez, at sino pa to? Praise God. Charity Langga de Dasi at si Dalindis, Jeremy Oriana and Ann Bandoy. Ayan. Mga kapatid, sama-sama po tayo sa umagang ito. Praise God sa presensya ng ating Panginoong Hesu Kristo. Glory to God. Hallelujah. Ito, may managpa-shout out kay Jameson Inar. Nasa iyo nag-duty. Ayan, yung mga maagang nag-duty dyan, nagtatrabaho. At least, mga kapatid, magkapaginig pa rin po sila ng salita ng Diyos. Yung iba, ginagawang libangan po. Praise God. Ang ating programa, pagre-review, pagre-replay. At hindi lang po na nalilibang po sila, nakakapulot po ng aral mula po sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, mga kapatid, Michael Maynard Danisa, praise God, hallelujah. And then sabi ni Sister Jenna Newland, amen, praise God, hallelujah, God is really miraculous. Thank you, Jesus.
Ale, talaga ma-exon, napaka-miraculous po ng ating Panginoon. Good morning po, Pastor. God bless po mura kay Jover L. Gabani, Mary Joy Tison. Hallelujah, salamat. Praise God. And then, nag-mention na rin siya sa kanyang mga kaibigan, kay Love Nolda Roberto. Good morning po, Pastor, sa tanang viewers. Ayan. Hallelujah. God bless po sa lahat ng mga pastors. Happy appreciation man po sa mga pastors. Ayan, mga kapatid, lahat na po nating mga viewers. Hallelujah. Ang iba po sa inyo, may iba't ibang mga pastors po kayo. Huwag po ninyong kalimutan na kahit kunting mensahe man lang, ipapadala po sa inyong mga pastors. Ayan, mga kapatid, tandaan nyo. Praise God. Ngayon din, para hindi po nyo makalimutan, magpapadala po kayo ng message sa inyong mga pastors na kahit anong mensahe, appreciating them, hallelujah, sa kanilang pagbibigay ng kanilang buhay na magpapagamit po sa Panginoon para po sa ikalalago po ng ating paglilingkod at saka ililigkas din po ng ating mga kaluluwa. Sapagkat, mga kapatid, inilaan po itong buwan ng Oktobre, praise God, para po sa Pastors Appreciation Month. At least, sa buong isang taon, magkaroon man lamang tayo ng pagkakataon na mapasalamatan. Praise God. This time siguro, iwasan muna natin mag-criticize. Iwasan muna natin na mag-isip ng kung ano-ano man, praise God, kung di, praise God, maaari po nating, kung malapit po tayo, lapitan natin ang ating mga pastors. Kunting tapik lang po sa abaga. Hallelujah. Dito po sa shoulder. Ano ba yan? Sa balikat ng mga pastors. Malaking kalakasan na po yan, mga kapatid. Upang sila mabigyan ng, praise God, back up. Praise the Lord. Ika nga, mga kapatid. O kung kayo nasa malayo, magpapadala po kayo ng message. Hallelujah. Na kahit man lang, Pastor, thank you for giving your life to the Lord. Salamat po na kay binigay ng Panginoon sa amin. Alam nyo ba, mga kapatid, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pastor. Hindi po, kaming mga pastor, hindi po namin naging dream ito, hindi po namin naging pangarap ito. Aside from pastoring, mayroon po rin po kaming mga pangarap. Praise God, noon. Pero nung tinawag po kami ng Panginoon, hindi na po kami nakatanggi pa. Kundi, yung sagot ay, yes Lord, here I am. Use me. Alam po namin, hindi po madali, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Subalit, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos na binigyan rin po tayo ng mga members na mga mababait sa lahat ng mga kapatiran din natin dito sa UPC Midsayap. Kung napapansin niyo, praise God, hindi mga lang ako nakagreet ng mga kapatiran natin dito sa Midsayap. Sa katagal-tagal ko na nag-live broadcast, at I want to take this opportunity na pasalamatan rin ang lahat nating mga kapatiran dito sa Midsayap na matapat na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah, kasama rin po ang aking buong pamilya. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Praise God na sa gawain ito, hindi po tayo nagkikwenta kung ano po yung nagawa natin o anong mga bagay na contribute natin. We are doing this for the glory of our Almighty God. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, huwag po ninyong kalimutan ha, kahit nandiyan sa abroad, yung mga kapatiran natin dyan, mga OFW, bigyan nyo naman ng appreciation. Para sa amin, hindi mahalaga yung mga material na bagay, mga kapatid. Kundi yung madama lang namin na dyan kayo, praise God, at naging pagpapala kami sa inyo, sapat na po yun, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi niyo, Pastor, you're such a blessing to my family. You're such a blessing to me. Praise God. Sapat na po yun, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Ayan, masaya lang po tayo. Si Bibit Mangunaon, Kalibay. Pastor, good morning. Prayer request po unta.
matuman ako akong pangandoy o maging okay akong sitwasyon. Ano ba? Praise God. Ano po ba yung pangandoy mo, Sister Cecil? Ayan. Hallelujah. Na praise God. Sabi niya ay matuma na daw ang kanyang pangandoy. Praise God na maging okay ang sitwasyon. Ayan. Whatever it will be, whatever be the desire of your heart, alam po yan ng Panginoon. I'll be praying for you today. Hallelujah. Lord Jesus, we praise you, Panginoon. Isa pong kapatid na nagpipray request, si Babette, mangunaon kalibay. Di ko po alam kung ano po yung kanyang desire, but God, you know it, Lord Jesus. Alam mo po, ikaw po ang nakakaalam, makapangyarihan ka. And I'm praying by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, I rebuke sa tanang mga hindrances, sa tanang mga sagabal para sa fulfillment ng kanyang desire na ikaluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. At inaangkin namin, praise God, ang tagumpay sa umagang ito. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, praise God, tuloy-tuloy na po tayo sa umagang ito at yung mga hindi po natin nabati nga ron, Cherry Sulina, good morning pastor at sa lahat na manonood, God bless. Bilis-bilisan ko po ito, naubusan na po tayo ng oras, mga kapatid. Perlisitan, Pagalan, magandang umaga, Merlin Ibuya, maayong butag, Pastor Art, sa tanang mga naka-tune in. God bless us all. Jan Caso, good morning. Hallelujah, praise the name of Jesus. Ayan, lahat ng mga pastors dyan sa Malita, Davao Occidental, binabati po kayo ni Babette Mangunan, Bakalibay. Good morning po sa inyong lahat. Mercedes de la Cruz, thank you po sa lahat ng mga pastors at sa lahat ng lingkod ng Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Praise God sa umagang ito. Amen, amen, amen. Oh yes. Ayan mga kapatid, dadako na po tayo sa pinakamahalagang paksa o sa mga bagay na ating pag-usapan sa umagang ito. At ito pong salita ng Diyos ay higit na mahalaga sa lahat. Praise God, Carmelita, good morning. And then mga kapatid, praise God, dadako na po tayo sa mga salita ng Diyos sa umagang ito. Praise God, at tuloy-tuloy lang po tayo, stay tuned po kayo mga kapatid, naway bigyan po tayo at biyayaan ang magandang signal na hindi po tayo mapuputol sa ere. Alam po natin na pangkalahatang suliranin po natin yan ngayon dito sa Pilipinas, itong internet connection. Ha? But anyway, praise God, despite sa mga hindi po natin inaasahang mga pangyayari, mga kapatid, tayo'y nagpapasalamat pa rin. Nagkaroon po tayo ng internet. Hallelujah. Unfortunately, nagkaroon po tayo ng lockdown, nagkaroon po tayo ng pandemic. Subalit ang salita ng Diyos ay nagpapatuloy pa rin. At ang pagbabahagi nito sa pamamagitan po ng tinatawag nating online o sa pamamagitan po ng ating net, mga kapatid, praise God, ay naipagpatuloy po natin ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo. At bago pang lahat, binabati natin at lagi nating pinopromote, suportahan po natin ang Pinoy Channel Andorra, higit lalo ang Christian Got Talent, mga kapatid, na pinangungunahan po ni Brother Dondon Mabagod sa Andorra, Europe, mga kapatid. Praise God, isa po itong gawain na ang layunin ay mabigyan ng pagluwalhati ang ating Panginoong Hesukristo. So, sa iyo dyan, Brother Don Mabagod, magandang gabi po sa inyo.
Salamat at maraming salamat sa inyong mga greetings po dyan. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pagko-comment. Hallelujah, mga kapatid. Sister Carmelita, sabi niya, God bless you. And then, mga kapatid, praise God. At pinapangunahan din po ng ating mga co-host. Ayan, we congratulate Sister Alma Mahinay o Sir Alma Slow sa Plastora Melissa Angat Belly. And praise God, lahat ng mga judges, pagpalain po ng Panginoon ang gawaing ito. Ito po global, mga kapatid, at maganda po ang hangarin ng ating kapatid na brother Don Mabagod, mga kapatid, sa Pinoy Channel Andorra. Nasa YouTube po yan, subscribe nyo po, ilike po ninyo, mga kapatid. Malaking tulong po yan sa gawain ng Panginoon. Ayan, mga kapatid, praise God. Dadako na po tayo sa mga salita ng Diyos. Hallelujah, medyo malayo po yung aking monitor. Hindi ko po mababasa lahat ng mga comments. But anyway, thank you so much, mga kapatid, praise God. At tuloy-tuloy lang po, continuation pa rin ito ng paksa nga pinag-uusapan po natin nung nakaraang mga araw. Nakaraang Webes, maganda po ang ating discussion. At pinagpatuloy po natin kung ano yung mga sikreto. Oh, ayan. Baga may sikreto, baga kung sa ano pa mayroong hint or tip, ano ba ang dapat nating gawin upang tayo'y makapag-endure, makapagtiis, makapagpatuloy sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang hanggang sa susunod na araw, kundi hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito po yung inaasam natin, ito po yung inaasahan natin na all along the way, hindi po tayo mawawala, hindi po tayo ma-lose track. Baga mga kapatid, kundi tuloy-tuloy pa rin po tayo. Hallelujah, maunaingo nila nga, bahalag hinay, basta kanunay. Praise God, mga kapatid, hindi na po ibig sabihin naman na talagang tawag dito, ang ibig sabihin dyan, marami kasi nung umpisa, napakalakas, kagaya rin dyan ng, kagaya rin yan ng marathon. Yung marathon, mga kapatid, at the starting point, hallelujah, hindi mo madi-define ang endurance mo, hallelujah, sa starting pa lang, dun sa umpisa. Hallelujah, sapagkat yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan pang madalian lang, kundi, praise God, ika nga, ang mulahutay hangtod sa katapusan, maulamay, mamaluwas. And then mga kapatid, pag-usapan po natin dito kung paano po tayo magbigay ng ating mga sarili, ng ating mga buhay sa Panginoon, praise God, bilang pinapahintulutan natin ang Diyos na siyang magdi-develop ng ating character, ng ating attitude, ng ating buong pagkatao, mga kapatid. Bago po yan, praise God, dadako muna tayo sa Panginoon sa pananalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, hallelujah, kasama ang lahat ng mga viewers live, mga nagfa-follow ng iyong mga salita at nais pong sumunod sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, hallelujah, lumalapit po kami sa iyo, hallelujah, upang hilingin ang iyong banal na Espiritu na ang siyang mag-i-intervene, Panginoon, pumagitna sa amin. Bigyan mo kami ng makalangit na kaunawaan, makalangit na kaalaman, hallelujah, makalangit na kalakasan, hallelujah, in the mighty name of Jesus. At binawasak namin ang lahat ng gawain ng kaaway upang hadlangan ang iyong, hallelujah, layunin, ang iyong purpose, hallelujah, upang matanggap namin ang iyong mga biyaya na makalangit sa aming mga buhay. Ako po'y nananalangin, basbasan mo po ang dila ng iyong lingkod sa umagang ito na kami po hindi lamang magsasalita ng aming sariling, hallelujah, ideya, Panginoong, kundi ito ay magmumula
Hallelujah sa iyo, Panginoon, sa umagang ito at sa iyong mga salita. Naway, tulungan mo ang bawat isa sa amin. At I declare it and I release it in the name of Jesus. Ngayon pa lamang, mga Panginoon, tatanggap na ng panala, ng blessing, ng biyaya ang lahat na mga kapatira na sa umagang ito ay nanunood, nakikinig, at sa iba't ibang mga dako ngayon, hating gabi, praise God, pagpalain mo sila, ang iba ay nasa kanilang mga trabaho, continue to bless them. In the mighty name of Jesus Christ. Amen! Hallelujah and amen, mga kapatid. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Ayan, mayroon po tayong 50 live viewers. Stay with me, mga kapatid, sa umagang ito. Ayan, pinag-aralan po natin ang napakagandang paksa. Number one, hallelujah, na practical secret, hallelujah, that will enable you to develop perseverance is number one, accept the challenge. Oh no, accept the unchangeable, I mean. No, tanggapin po natin ang mga bagay na hindi na natin pwede pang baguhin. Ayan. Praise God. Ang dami po nating natutunan dito, mga kapatid. Praise God. And then, it will develop our character. Ito po ang siyang magdidevelop ng ating pag-uugali. Praise God. Napakaganda kasi, napakamahalaga kasi yung ating attitude, yung ating character na idedevelop sang-ayon sa salita ng Diyos. Hindi sang-ayon at hindi tawag dito, mga kapatid, hindi sang-ayon sa sarili lamang nating pang-uunawa, sa sarili nating alam, sapagkat tayo po minsan mahihirapan po tayong baguhin, although na binago na ng Panginoon ang ating mga buhay, nagkaroon pa po tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan, the moment na tinanggap natin ang pangalan ni Jesus Christ sa bautismo, lahat po nating kasalanan ay hinugasan na. Praise God, tinanggal na. At biniyayaan po tayo ng banal na espiritu na atin pong matatanggap. Yung iba tumanggap na, ang iba po ay tatanggap pa lang. Yung iba ay nagtatanong pa, ano ba yung Espiritu Santo? Ito pong Espiritu Santo ay kaloob ng Diyos na kapangyarihan upang tayo'y lalabas na para bagang maging patotoo. Tayo po ang maging halimbawa. Kaya sabi ng Biblia, pag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, naging ilawan na rin po tayo. Oh, praise God. Naging liwanag na rin po tayo na ang pinaka-source po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating mga buhay, evident masyado yung nakita talaga, makikita sa ating buhay, papano po tayo kumilos, papano po tayo namumuhay, sa lahat po yan ng aspeto. Praise God, in all aspect, mga kapatid. Ika nga, ang daming mga tao na nagki-claim na sila po'y Kristiyano, hindi naman nakita ang totoo. Hindi naman nakikita si Kristo. Kaya sabi ng Bible, hallelujah, those who have been baptized into Christ have put on Christ. Hallelujah, ate pong isinuot si Kristo. Ang nakita po dyan, hindi na po tayo, kundi si Kristo na sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, medyo may kahirapan po tayo sapagkat kahit na ipinanganak na tayo sa Espiritu, andito pa rin po tayo sa laman. Ha? Praise God, dito pa rin po tayo sa laman. Ibig sabihin, nananatili pa rin sa atin yung ating tawag dito, yung ating physical na mga mindset na itinanim doon sa ating subconscious mind. Ibig sabihin, marami pa po tayong daladala na dati nating buhay. Praise God, although na tinanggal na yung mga matatawag nating mga major na mga vices, halimbawa, nung hindi ka pa na-convert ay lasinggero ka, tapos nung na-convert ka na ay huminto ka na sa paglalasing. Ayan. Praise God. Nung dati po sa hindi ka pa naakay sa Panginoon, babairo ka.
And then huminto ka na, kasabagat alam mo, it is something like immortal sin, no? Isang malaking kasalanan, yung mga kasalanan na ginawa po natin dati. Pero mga kapatid, yun ay tinanggal ng Panginoon, nagkaroon ka ng pagbabago, ika nga, yung iba ay nagkaroon ng overnight na pagbabago. Praise God, kinabukasan, natanggal yung pagsisigarilyo, natanggal yung pag-iinom ng alak, paglalasing. Subalit mga kapatid, hindi nagtapos po dyan sa paggawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Ika nga, He is not yet finished. Hindi pa po siya tapos. He keeps on working. After all, natinanggal niya, binago niya ang ating buhay, na dati malungkot tayo, karon naging masaya tayo, dati tayong walang pag-asa, ngayon may pag-asa na po tayo. And then mga kapatid, after all, naging masaya tayo, naging Kristiyano tayo. Pero minsan, dala-dala pa rin natin yung attitude na kinagisnan natin. Hale, dahil sa contribution din ng environment, ng mga bagay na kapaligid sa atin. And then since birth, yun na ang kagawian po natin. Kagaya ng maraming mga Kristiyano na kahit sila po'y baptized na sa pangalan ng Panginoon, pero andun pa rin yung tawag dito, kung sa Bisaya pa, sa puton kayo. Ha? Hallelujah. I'm sorry. Praise God. Yung iba ay sumpungin pa rin, mga kapatid. O, ibig sabihin, sinusumpong pa rin. Magkaroon lang ng konting diferensya, sinusumpong pa rin. Ika nga, bumabalik-balik pa rin yung mga bagay na talagang ayaw rin natin sanang mangyari. Kaya, hallelujah, kasi gusto natin, binabalik-balik yan ni Sister Alma, ni Brother Dundon Mabagod, na sinasabi ko nga, dapat happy lang po tayo. Pero minsan, kahit anong gawin natin, mga kapatid, meron talagang mga pagkakataon na tinatamaan yung ating ego, tinatamaan yung ating attitude, yung ating character. At ito po yung nais kong i-emphasize, na i-develop po natin. Hindi po yan madali, pero unti-unti pong lubos nating naunawaan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ika nga, kahit nga ako ay magpapatuusin nyo. Praise God. Noong may mga panahon dati, dahil siguro gawa ng dala ng nararamdaman ko, gawa ng meron mga kapatid kasi nga, tawag dito, meron din po tayong karamdaman. Hallelujah, na sadyang nilagay ng Diyos at praise God, nananalangin na tayo na alisin ng Panginoong pirmisan, andyan pa rin po, praise God. Pero may mga bagay na tayong hindi natin kayang baguhin, but the moment we accept and the unchangeable, dyan po gagawa ang Panginoon at kikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Praise God, sa personal ko pong patutuo, habang lumalaki po yung aking mga anak, nagdadalaga, nagbibinata, praise God. Actually, hindi pa yun talagang perfect na binata yung lalaki ko eh. Praise God, nagbibinata pa lang. 13 years old pa lang si Art Francis. Pinapasalamatan ko po itong anak ko kasi kahapon nag-exam po yan siya, pagod na pagod. Pagkatapos, alam na alam niya mayroong live broadcast. Siya kasi yung nagsiset up ng lahat na ginagamit ko dito sa live streaming, mga kapatid. At kanina, pagod na pagod ako, mga kapatid. Parang ayaw kong magbangon. Pero praise God, nung nalaman ko na yung anak ko pala dito na sa silid at nag-prepare na at bihira lang po itong magising ng umaga, maagang-maaga. Ngayon lang po mga kapatid sa ating live streaming at salamat din po sa kanyang mga sacrifices. Tuloy po tayo mga kapatid, yung dinidevelop natin, we will accept the unchangeable. Yung may mga bagay na halos hindi natin kayang baguhin, mga maliliit lang yun na mga bagay na pwedeng sisira sa ating buong pagkatao at sa ating buhay pagiging Kristiyano. At minsan, dito po yan nare-reveal. Ang tama po nating attitude, mga kapatid, nare-reveal po yan. Praise God. Sabi kasi ng salita ng Diyos, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Magmula po sa saganang bagay na nasa puso, inilalabas po yan ng ating bibig. At minsan, hindi lang po ng ating bibig. Hali, inilalabas po yan minsan ng ating praise God. Ano ba yan? Talagang hindi lang sa bibig, linalabas, ginagawa natin, mga kapatid. Kaya pag tao, pag puno ng puot ang puso,
Hallelujah. Lagi po yung puot din ang inilalabas. At sabi ko nga sa personal na patutuo ko sa inyo, matagal-tagal ko rin na nag-a-adjust sa aking sarili mismo. Praise God. Kasi dati, ang dali-dali kong magalit. Sabi nga ng mga anak ko, hallelujah, dati pa, hindi pa yung mataas alta presyon ko, hindi pa mataas ang BP ko. Lagi ko po itong pabiro na ako, wala nga akong high blood sa dugo eh. Kasi dati, dugo ko eh, 120 over 70, 120 over 80 lang. Pero yung batasan ba, yung naging attitude, yung naging pag-uugali, magalitin. Kunting diferensya lang, nagagalit ka agad. Alam mo ba kapatid, pag nagagalit ka, hallelujah, para na nga bang hinahayaan mo na ang diablo ay magnakaw ng iyong kasiyahan. Hindi pa ako nakakakita ng taong galit na masaya. Praise God. Ang taong galit ay sadyang galit, mga kapatid. At ang taong masaya ay, praise God, sadyang masaya. Kaya patuloy po tayo, mga kapatid, mga amin na mahal, sa umagang ito. Maganda ang paksa na rin na aking nais kong talakayin sa inyo. Number two, ipangalawang sikreto upang malagpasan po natin, praise God, adjust to the obstacles. We need to adjust. Di ba naging oso yan ngayon, mga kapatid? Ako ba'y mag-adjust? Sino bang mag-adjust? Tayo ba mag-adjust? Now, praise God, sa buhay Kristiyano, hallelujah, kailangan natin tayo ang mag-adjust. O, ayan. Kahit minsan, tayo nasa katwiran at tayo'y nakakaintindi, tayo yung nakakaunawa, dapat tayo mag-adjust. Hallelujah. Kasi minsan nagagalit po tayo. Sabihin natin, talagang diyan, makapagsalita pa tayo hindi maganda. Ang bubo mo, di ba? Wala kang alam. Oh, praise God. Now, kung ikaw nga ba ay nakakaalam, bakit hindi ikaw yung mag-adjust? Amen. Minsan nakikita natin yan sa ating mga sarili, kahit sa ating mga pastor. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Minsan, itong ating mga nasa paligid natin, ay binibigyan din ng wisdom ng Panginoon. Alam nyo ba, ang pinakamahirap na taong i-correct, praise God, minsan yung nangangaral din. To be honest, yung pastor, pag kinorek mo yung pastor, praise God, kaya yung mga membro, pag may gustong i-correct kay pastor, sahit sa anong bagay, pananamit ba yan, o pananalita ba yan, o pag-uugali ba yan, talagang takot na takot lumapit sa pastor. Minsan idadaan yan sa asawa ng pastor o sa mga anak ng pastor. Hindi po sila diretso na makapag-sabi sa pastor. Pero mga kapatid, sa totoo lang, hallelujah, minsan may mga kapatiran din na binibigyan ng Diyos ng wisdom. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. One time, pumunta po kami sa isang lugar, nag-crusade po kami. And praise God, we're expecting na talagang kikilos ang Panginoon. Pero dahil merong mga rules yung mga crusader na hindi po kayo pwedeng wala sa devotion. Dapat lahat ng mga member ng crusader nandyan talaga sa devotion. And it so happened, mga kapatid, na klase-klase kaming grupo. Gumawa ng devotion, yung group ko ay wala. Yung mga yung youth ko na crusader ay hindi nakasali. So nangyari, mayroong malaking revival doon sa devotion na yun. Nagdi-devotion kami, mga kapatid, revival. Pero ang isipan ko, sana ba yung mga kasali doon mga anak ko, sana ba yung mga crusader? Bakit sila wala dito? Hindi ko po namalayan, mga kapatid, na mula po ako sa malaking revival, pero galit po ako. Hindi ko namalayan, hindi ko nabantayan yung sarili ko. And then, mga kapatid, praise God, para bagang nag-aso-aso na akong ilong sa kasuko kay lagi, katong akong mga kagrupo, wala man. So, it so happened, mga kapatid, na medyo late talaga silang dumating. Nung dumating sila, mga kapatid, praise God, andun kaagad ako, takot na takot yung mga young people kasi sinabihan sila, nagalit na galit si pastor, hindi wala kayo sa devotion, galit na galit si pastor, hindi kayo nakasali, bakit
umalis kayo, kahit pumunta kayo kahit saan. Kaya nung parating na sila, mga kapatid, praise God, ayun, di ako nakapagtimpi, di ako nakapagpigil. Pinagalitan ko po sila, mga kapatid. Ansan kayo? Ganito, ganyan. Praise God. Tapos nasabi ko, mayroong revival dito. Praise God. Sa devotion, grabing revival. Alam nyo ba, mga kapatid, may isang kapatiran sumagot sa akin. Sabi niya, edi, pastor, may revival pala kayo. Bakit galit na galit ka? Andun, mga kapatid, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. At magmula noon, praise God, nag-iingat na talaga ako sa aking spirit, nag-iingat ako sa aking attitude, sa aking character. At doon ko, mga kapatid, na i-correct ang aking sarili na hindi pala dapat, praise God, yung madali tayong magalit. Praise God, dapat pala makinig din tayo. Dapat talaga, mayroon, makinig din tayo sa katwiran. Kasi isa rin ito na makakasira sa atin. Praise the Lord. Sana isa din ito na bagay na dapat nating malaman upang maging mature po tayo. Hallelujah. Now, praise God. It happened siguro mga several years. Hallelujah. 5 or 7 years ago. Hallelujah. Nangyari yun, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa biyaya naman ng Diyos, tinulungan po tayo ng Panginoon, praise God, na i-correct ang ating sarili and we must learn to adjust to the obstacles. Sa buhay pagiging Kristiyano, hindi talaga maiwasan na mayroong mga obstacles. Para bagang, ano ba yung obstacle sa Tagalog? Praise God. Para bagang hadlang. Ha? May hadlang talaga, mga kapatid. Hinahadlangan tayo. Meron po akong isang kwento para sa inyo. Sa lahat sa inyo, makikinig po kayo. Makinig po kayo, mga kapatid, sa umagang ito. Malaking paaral ang matutunan po natin dito. How to adjust to obstacles. Paano po tayo mag-adjust? Hallelujah sa tinatawag nating mga obstacles. Isa sa mga, praise God, may isang kwento na may isang batang-batang kapitan ng barko. Okay. A young naval captain. Now, mga kapatid, he is commanding his battleship. Isa siyang kapitan sa isang barkong pandigma. And then, mga kapatid, habang itong barko na minamaneuver ng kapitan ito ay tinatak ang karagatan, halos isang gabi, madilim na gabi, mga kapatid, matapang na matapang itong barkong ito, itong battleship na ito na tinatak ang karagatan. And then, mga kapatid, sa malayo, may nakikita po siyang isang liwanag, no? Praise God. Isang liwanag na magkikita mula sa madilim na para bagang lumalapit sa kanyang barko na minamaneuver. Hallelujah. Habang, mga kapatid, ang commander ng isang parte na nagmumula doon sa liwanag, praise God, tumawag doon sa kapitan ng barko na parating, sabi niya, alter your course 10 degrees. Umiwas ka. Baga, praise God, baguhin mo yung tinatak mong daan 10 degrees. Ibig sabihin, umiwas ka. And then, mga kapatid, yung kapitan ng barko, ng battleship, praise God, galit na galit at tumawag at nagbigay ng mensahe. Sabi niya doon sa tumawag sa kanya, hallelujah, sabi niya, alter your course. Sabi niya, ikaw ang umiwas. I am a destroyer. Sabi niya, I am a destroyer. Battleship to. Malaking barko to. Matibay na barko to. Sabi niya, ayaw kong umiwas. Ikaw ang iiwas. Kaya, mga kapatid, praise God, the reply came quickly. Sumagot kagad ang kabilang panig, mga kapatid. Sabi ng teenage kabilang panig, alter your course. I am a lighthouse. Sabi niya, mga kapatid, umiba ka ng daan.
Sapagkat ako yung lighthouse. Yung ano ba? Yung lighthouse, mga kapatid. Yung parang isang structure po yan na inilalagay doon sa gitna ng karagatan bilang isang palatandaan na mag-guide sa, tawag dito, sa mga barko, mga kapatid. Na kung yun ay babanggain ng yang captain na ito, siguradong mapapahamak ang kanyang barko at silang lahat na nakasakay doon sa barko. Kaya mga kapatid, sometimes we have to adjust our way to fit the realities of life. May mga panahon na kailangan nating mag-adjust sa ating mga daanan upang maging fit po tayo, upang maging tama po tayo sa totoong buhay. Hindi lahat ng panindigan po natin, paninindigan natin, ay tama. Minsan may mga panindigan po tayo na ikasasama po natin, ikakapahamak po natin, ikasisira po natin, higit lalo sa ating spiritual na mga buhay, mga kapatid. Kaya, praise God, ako isang driver. Hallelujah! Alam ko po, mga kapatid, yung kailangan malaman mo ano yung mga traffic rules. Paano ka magdadrive? Pero, hallelujah, merong mga tawag dito, right lane, wrong lane, overtaking lane, single lane, double lane. Diba? Ang dami yan, mga kapatid. Hallelujah! Sa pagdadrive, meron talagang itinanim na sa iyong isipan. Ganito talaga, kailangan na, dito sa atin, pag nagdadrive ka, kailangan nasa right lane ka talaga. Ito yung linya mo. Praise God. Ito, right lane to. Right lane to, mga kapatid. Ang daming nag-a-argue dyan. Praise God. Kasi, bakit maraming disgrasya? Minsan kasi, hinihiling ng pagkakataon na mag-adjust ka upang maiwasan mo ang sakuna, upang maiwasan mo ang disgrasya. Ganon din yan sa buhay natin pagiging Kristiyano. Yes, andyan nga ang tapang natin. Pero minsan kinakailangan po tayong umiwas. Hali, because we need to adjust the obstacles. Now, praise God, si Jesus Christ, nangyari po to in real life sa kanyang buhay. Noong nagpakilala ang Panginoon sa mga Hudyo, na sinabi niya, I and my Father are one, praise God, galit na galit yung mga Hudyo. Higit lalo nung gumawa siya ng himala sa araw ng pagpapahinga or during Sabbath day. Hallelujah! Nagpapagaling siya, gumawa siya ng himala. Yung bulag yata, mga kapatid, pinagaling ng Panginoon. Galit na galit yung mga Hudyo. Kaya, mga kapatid, nababasa po natin dyan sa John chapter 11, I think, kung hindi po ako nagkakamali. Hallelujah! Na ang friends ni Jesus Christ, si Lazaro, si Maria at si Martha, na it's so happy na nagkasakit si Lazaro, umiwas si Jesus Christ. Kasi kung hindi niya iwasan yung galit na mga Hudyo, mapaaga po yung kanyang kamatayan. Hindi po mapupulfill yung purpose sa ng Panginoon. Hallelujah! Kasi babatuhin siya ng mga Hudyo hanggang siya ay mamatay sapagkat linabag niya kumbaga yung kautusan sangayon sa pag-uunawa ng mga Hudyo. Kaya sabi ng Biblia, umiwas ang ating Panginoong Hesukristo. At yun ang naging kadahilanan kung bakit wala siya nung araw na nagkakasakit si Lazarus. At habang mga kapatid, kinukumbinsi siya, hallelujah, at kinumbinsi niya, kinukumbinsi siya ng mga disciples, hallelujah, sabi ng Panginoon, nananatili pa rin siya sa lugar nga kung saan siya naruroon ng dalawang araw, nagpapalamig po siya doon, mga kapatid. At nung sinabi niya, babalik na tayo sa Hudiya, sabi ng mga disciples, bakit babalik ka doon? Magpapakamatay ka ba? Andun ang mga galit na mga Hudyo na magbabato sa iyo sa kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, humupa na yung tensyon. Ha? Humupa na yung tensyon. Kaya mga kapatid, ang daming pangyayari sa ating mga buhay na minsan mainit na mainit po tayo.
Hallelujah. Upang pahumain ang tensyon, kailangan po nating umiwas. Kung kinakailangan nating mag-adjust, mag-adjust na po tayo, mga kapatid. Pag chinichismis ka, ikaw na yung mag-adjust. Hindi mo na mabago yung mga chismosa. Minsan, naging buhay na nila yun. Mga kapatid, naging papel na nila yun. Kaya ikaw, para huwag kang maapektuhan, ikaw na yung mag-adjust. Hallelujah. Ganun din po yan, mga kapatid. Praise God, minsan sa pagdadrive, talagang nasa right lane ka. Pero habang nakikita mo na may sasakyan, malaking sasakyan, umi-vertake sa mabagal na sasakyan, pagkatapos hindi siya makabuelo, andyan ka nga sa right lane. Pag natantya mo na hindi na makapagpreno yung kasalubong mong 10-wheeler, praise God, umiiwas ka na. Praise God. Hallelujah. Lumipat ka na ng daan. Kung may maiwasan ka, umiwas ka. Alam mo mga kapatid, pag hindi ka umiwas, talagang mababangga ka, mamamatay ka. Ganon din po yan sa buhay natin mga kapatid. Hindi po tayo sigurado bawat araw may makakasalubong po tayong obstacle sa ating buhay. Minsan hindi po natin inasahan. Pinadala po yan ng diablo upang sirain ang focus mo. Pero wala siyang magagawa. Pag umiwas ka lang ng konti, wala namang mawawala sa'yo. Praise God mga kapatid. Alam, kung manahimik ka, wala namang mangyari sa'yo. Praise God. Alam nyo ba yung nakapipikon sa away minsan, yung kalaban na hindi umiimik. Praise God. Yung kalaban na, hallelujah, hindi lang umiimik. Naging silent lang, naging tahimik lang. Mas lalo higit na pipikon ang diablo. Kaya mga panahon, mga kapatid, may mga panahon na tayo maging tahimik lang. Umiwas lang. We ought to adjust to obstacles, mga kapatid. Kasi minsan, hallelujah, tayo ay naging kumpiyansa. Praise God, matibay tayo, wala tayong sinasanto, lahat ay babanggain natin mga kapatid. Halay, minsan hindi natin alam kung sino yung binangga natin. Mga kapatid, ikasisira pala natin. Hallelujah, purihin po ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. And then tuloy-tuloy po tayo. Praise God. Sometimes we have to adjust our way to fit the realities of life. Hale, sinulat po to ni Solomon, mga kapatid. Praise God, basahin po natin ang Proverbs chapter 22 and verse number 3. Praise God. Hallelujah. Okay, basahin ko po. Proverbs 22. Tingnan natin. Proverbs 22. Hallelujah. Tama ba yun? Praise God. Ikasandali ha. Nawawala po tayo. Ayan. 22:3 sa Proverbs, sinabi po ng salita ng Diyos, "A prudent man foresees the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished." Halal, ito po yun ang sabi ng Biblia mga kapatid. A sensible person sees danger. Yung tao daw na mapagmatyag, nakikita niya yung delikado, ha? Yung danger, and takes cover, at siya po ay umiiwas. Ayan, kaya mga kapatid, alam mong ikasisira mo, umiwas ka na. Di ba? Nais mo magsimba, pero ina-armalite ka ng asawa mo, huwag ka nang sumagot. Umiwas ka na muna. Pupunta ka na muna sa simbahan. We need to learn to adjust to obstacles, mga kapatid. Praise God. But the inexperience, keep going and are punished. Pero yung inexperience, walang experience yan. Ayan, tuloy-tuloy lang. Kaya ayon, praise God, bagsak. Ayon, napapahamak. Some circumstances are unavoidable. Yung ibang mga circumstances, yung mga hadlang, ay talagang hindi maiiwasan, mga kapatid. It is unavoidable. Kaya, disappointments are certain. Kaya yan, sigurado, nadi-disappoint tayo.
Praise God. Obstacles are sure. Yung mga hadlang, sigurado. Losses will occur. Yung pagkatalo ay sadyang mangyari, mga kapatid. But the person with perseverance acknowledges the roadblocks and makes adjustments. Ayan. Pero yung tao na may pasensya, may pailob, may perseverance, kinikilala niya yung mga roadblocks. And he will make adjustments. Siya na yung mag-a-adjust. Hallelujah. Now, mga kapatid, praise God, minsan, hindi natin alam kung pagnilay-nilayan natin, mga kapatid, yung mga roadblocks ay magiging pathway po natin yan. Praise God. O maging stepping stone po natin yan to become strong. Kaya yung iba nagpa-practice, yung nag-iinsayo, yung may hardel ba, yung takbong may hardel. Praise God, pampatibay ng tuhod yan, pampalakas yan, mga kapatid. Kaya minsan sinasadya ng Panginoon na bigyan ng hadlang ang ating daanan upang sa gayon tayo ay patitibayin sa ating pananampalataya sa Panginoon. So when the obstacles of life are stuck before us, we can adjust by going around. Hallelujah! Now mga kapatid, kung minsan di po natin maiwasan yung obstacle, pwede po tayong mag-adjust sa pamamagitan ng pag-ikot. Ikutin natin, or climbing over, or tunneling under. Ayan. Maaari tayong mag-adjust. Tayo ay magtatunnel sa baba. O akyatin natin ba? O iikot po tayo. O gagawa muna tayo ng kunting detour. Praise God. Upang iwasan ang obstacle ng buhay, mga kapatid. And we will learn from this. Alam nyo ba? Hallelujah, mga kapatid. Na minsan, praise God, ang dami natin na mahilig po tayo sa shortcut. Ha? Praise God, mga kapatid, but be patient enough. Magkaroon ka ng perseverance. Or you allowing intrusion to distort and disfigure your life. O dalawang bagay lang, you will persevere. Yung bang magpailob ka, magpasinsya ka. Or you will allow intrusions upang tulutan mo yung mga tao, mga bagay na nanghihimasok sa buhay mo, nasisira sa iyo, and disfigure your life. Idi-disfigure niya, sisirain niya ang tunay na larawan ng iyong buhay bilang Kristiyano. Ayan mga kapatid, praise God. Are there circumstances or people in your life that you have been trying to change? Ang daming mga sirkumstansya, ang daming mga pangyayari, ang daming mga tao sa ating mga buhay na sinusubukan nating baguhin. Pero kung hindi natin kayang baguhin, tayo na lang ang magbago, mga kapatid. Minsan, naging insistent tayo eh. Kasi gusto natin lahat ng tao kagaya din natin. Kaparehas natin mag-isip. Kaparehas natin magtrabaho. Kaparehas natin, mga kapatid. Hallelujah. Kasi yun ang gusto natin eh. Gusto natin talaga kagaya ka. Praise God. No. Hallelujah. Kung may pinipilit ako dito, mga kapatid, gusto ko maging kagaya tayo ni Kristo. Hindi maging kagaya ni Pastor Art. Because Pastor Art will also fail. Halimbawa, maaari pong mabigo din ako, mga kapatid. Magkamali ako. Pero ang nais po natin, maging kagaya po tayo ni Kristo sa ating mga buhay. Ayun nga, tayo'y nananalangin. Ayan. Salamat sa mga prayer warriors, ha. Salamat sa mga milagro na ginawa ng Panginoon, Brother Michael, praise God, Sister Dolores, at iba pang nagpa-prayer request na tumanggap na ng himala sa kanilang mga buhay. It is because of the effort of our prayer warriors.
yung mga prayer warriors natin na patuloy pa rin nananalangin. Ayun mga kapatid, minsan, hallelujah, doon na tayo mga prayer sa Ginoo. Meron po tayong mga prayer sa Panginoon na, hallelujah, we want to change people. We want to change circumstances. And mga kapatid, instead, minsan we will just accept and transform these obstacles into growth blocks, my son. Gawin nating growth blocks, maging blocks ito, para bang bloke na papatungan natin upang tayo'y umangat by learning to adjust sa pamamagitan ng pag-adjust, mga kapatid. We need to learn to adjust, mga kapatid. Kaya sabi ko, itong lagi kang nananalangin, sometimes you pray for somebody na baguhin siya ng Panginoon, hindi mo na mamalayan. Sometimes you are praying for circumstances. Yung mga circumstances, baguhin ng Panginoon. Hindi mo na malayan. Saan tagal-tagal mong nananalangin, di manabago yung circumstances. Unti-unti mong naramdaman, ikaw na yung binago ng Panginoon. Di ba? Ikaw na yung binago ng Diyos. Praise God, sa tuloy-tuloy mong panalangin. That's why, praise God, yun ang mga benefit ng prayers. Hallelujah. I don't know, whoever, sino sa inyo may hinaharap na circumstances sa umagang ito? Sino sa inyo may hinaharap na obstacles? Hallelujah. Napakaganda ng salita ng Diyos. Sa Proverbs chapter 23 o 22 verse number 3. Praise God. Hallelujah. A sensible man. Now, my son, nakikita po natin ano ang nasa unahan. When we adjust to the detours of life, God reveals some of this His marvelous handiwork. Hallelujah. Kung mag-adjust po tayo, sometimes gumagawa ang Panginoon ng detour. Iniikot po tayo. Hallelujah. Upang makita po natin yung kamangamanghang gawa ng kamay ng Diyos na ang siya namang magpapaganda ng trail ng ating buhay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Now, kita natin, magpabilin ta sa Ginoo. Let's just hang on and see what God has in store for you around the next bend in the road. Wow. Sometimes, doon sa detour road, mga kapatid, hallelujah, naging exciting ang buhay. Nakikita at makikita natin ano ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Mag-uumpisa po tayong mag-adjust, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ano mang pagsubok, ano mang mga circumstances, pasalamatan natin ang Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Sana naman may nakukuha po kayong, nakakapulot po kayo ng mga aral mula sa salita ng Diyos na ibinahagi ko sa inyo sa umagang ito. Praise God. You will abide with patience. Mananatili po tayo na may pasensya. Mananatili po tayong may pagtiis. Halay, ito yung sinabi ng Panginoon, if you abide in me. Praise God. Bakit binibigyan ng emphasis ni Jesus Christ? Minsan, abiding needs patience. Yung paninatili
kailangan andon ang pagtitiis. You can do anything if you have patience. Lahat ng bagay magagawa mo pag ikaw po ay makapagtiis. Praise God. Alam nyo ba? Sabihin nyo man sa akin, di ba kaya mong magbuhat ng tubig? Sino naniniwala na kaya mong magbuhat ng tubig? Ako, naniniwala ako na kaya kong magbuhat ng tubig na walang balde. Kaya mo bang magbuhat ng tubig na walang balde? Yes. Yes, Pastor. Paano, Pastor? Gamitin ko yung patience ko. Praise God. Yung paghintay. Anong gawin mo? Ilagay mo yung tubig sa freezer. Hintayin mo ilang oras hanggang maging yellow. O hanggang maging ice. Praise God. Kung ice na ang tubig, ilagay mo sa palad mo, kaya mo na siyang buhatin. Haya mo siyang i-transport. Mga kapatid, if you have patience. Ganun din, if you can wait after it freezes. Kung makapaghintay ka hanggang maging yellow ito. Praise God, then you can carry it. Unfortunately, most of us aren't that patient. Usay, dili tanan sa ato. Ingala ta ka mapailubon. But we need it. We really usually pray, Lord, give me patience. Lagi po tayong manalangin, bigyan mo kami ng espiritu ng pagtitiis, Panginoon. Hallelujah, and I believe, praise God, God will never fail us. So sa umagang ito, praise God, nananalangin po tayo, nagpasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Daghang salamat sa imong mga pulong nga among nadunggan karong kabuntagon. Daghang salamat, O Diyos, sa imong pagkamaayo. Daghang salamat sa kahibalo, sa kaalam nga among nabatunan. Lord, nagaampo ko nga panalanginan mo ang among tanang mga kaigsuunan, tanan niya mga naminaw, tanan niya nang nanood sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Hallelujah, sana ang iyong mga salita ay mapupulutan po ng bawat isa ng aral upang baguhin ang aming mga sarili, ang aming mga pag-uugali, Panginoon, na ito po ay maging sang-ayon sa iyong kalooban, sa iyong mga salita, at mamuhay kami, Panginoon, na makikita ang iyong liwanag sa aming mga buhay. Sinabi ng iyong mga salita, but be thou an example to the believers. Hallelujah! Panginoon, na maging halimbawa po kami at walang masaway, Panginoon. Hallelujah! Sa aming mga buhay. Bless everyone today. Salamat, Panginoon, at maraming salamat sa iyong mga himala na ginawa sa aming mga buhay. Sa katugunan, sa lahat naming mga prayer request, maraming salamat, O Diyos, sa kagalingan, sa panibagong kalakasan. Hallelujah! Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sana, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya. And today, God, you are going to bless everyone.
I pray by the authority of the word of God and by the power of the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. 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 Alright mga kapatid, maraming salamat sa umagang ito. Hallelujah sa pagsama niyo po sa akin sa ating morning devotion. Napakabuti po ng ating Diyos at mas maraming salamat sa kanyang mga salita. Hallelujah, maraming salamat Sister Inding Kumaig. Hallelujah, thank you Lord, sabi po niya. Joylyn Canduli Madrid, thank you. Maraming salamat Brother Michael Ortaniza. Maraming salamat po. Hallelujah, Brother Ison Ramlik. Hallelujah, Jesus. And then Aris Vince, dyan sa 6ID Philippine Army, Awang Dato din Sinsuat. Maraming salamat. God bless you. And then thank you for everything mga kapatid. Ang araw na ito ay mayroon po tayong tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ako din po ay magpatutuo po sa inyo. Maraming salamat. Alam ko po maraming nananalangin para sa akin at sa aking kalusugan. I've been suffering sa tinatawag na ano pa to? Nerve pain. Masakit po 'yon mga kapatid. Kirot po 'yon. Napakasakit po noon mga kapatid. Nagkaroon po ako ng nerve pain sa dalawang paa ko mismo, sa talampakan. And I've been suffering this for siguro 3 months or 4, hallelujah, nakaraang mga apat na buwan na mga kapatid. Hallelujah, masakit na masakit. At praise God, I believe and I know you've been praying for me, for my good health. At nakagisnan ko lang, nagising po ako kahapon ng umaga, hanggang ngayong umaga, na magaling na po ako mga kapatid. Praise God. Wala na po yung kumikirot sa paanan ko. Wala na pong yung hindi nakakapaga, yung nakakadisturbo ng tulog ko tuwing gabi. Tuwing nagpapahinga po ako, napakasakit po mga kapatid, kumikirot po yung paa ko. At ako po yung ubus, nagpapasalamat sa Panginoon na dahil po sa inyong pananalangin ay gumaling na po ako mga kapatid. Praise God. Thank you Jesus. Salamat po sa inyong mga pananalangin. Praise God. Tinanggal po yung kirot ng paa ko. Wala na po yung nerve pain ko. At praise God, napakasarap sa pakiramdam mga kapatid. Hallelujah, na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ayan. Praise God, bago po tayo mag-iwa-hiwalay sa umagang ito, magbabatian muna po tayo. Kumusta na po si Sister Jo Landol? Praise God, hallelujah Jesus. Sabi niya po, Brother Sinilo Mirabel Montales, dyan sa Montalban, magandang umaga po sa inyo. O sa Malabon pala, good morning sa inyo. Sister Joylyn Canduli, dyan po sa Romania, God bless you. Hallelujah, amen. Brother Jober Gabani, Sister Alma Slow, maraming salamat. Sister Carmelita, maraming salamat. Sister Deborah Acuesta, glory to Jesus. Thank you po, ante. Kumusta na si Pastor Job? Uncle, magandang umaga po sa inyong lahat po dyan. God bless us all. Sister Jocelyn Bandoy, hallelujah. Amen. Salamat, Lord. God bless you, more Pastor, watching from Pasig City. Ayan. God bless you, Sister Jocelyn Bandoy. Faith's Haven, thank you, Jesus. And thank you, Pastor Art. Salamat, Sister Elsie. God bless you. And then, Sister Jindy Paklibalang Gadidasi, thank you, Pastor Art, for the word of God. Maraming salamat din po. Hallelujah, Michael Maina, in the name of Jesus Christ. Amen. Pastor Art, salamat sa mga encouragement word from God. Sister Alma, Abby Tormesculina, thank you, Jesus. Salamat, Pastor. Sa imuha, Pastor. Salamat, Diyos, sa inyong tanan po. Hallelujah, si Pastor Erwin Graves. Amen. Maraming salamat. George De La Cruz, thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. God bless you. Yes, amen, Pastor Art. God is good to you in family always. Salamat at maraming salamat. Hallelujah. Sister Anita T. Harris, kumusta po kayo dyan? God bless you. Praise God. Hallelujah. God bless you, Pastor Art. Hallelujah.
with good health day and night. He will heal you with complete healing. Ayan, maraming salamat. Kompletong-kompleto ang Panginoon, mga kapatid. At sa ngalan po ng ating Brother Helvin Gonzalez, kumusta na po dyan sa Kalinan City? Kalinan Davao City. Pastor Melvin Acuesta, to all of you there, God bless you all. Sa ngalan po ng aking partner dito, si Brother Art Francis Acuesta. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Art Acuesta, ay magsasabing, magandang umaga! God bless us all. Hallelujah! In the name of Jesus. Maghiwa-hiwalay po tayo pansamantala, subalit magkasama pa rin po tayo sa pananalangin at pananampalataya sa ating buhay na Diyos. God bless us all. Esperanza, pulong magkadasi. Ayan, pahabol, Sister Flor de Lisa Mourinho. Hallelujah, glory to Jesus. God bless, Pastor Art. Mayong agada, Sister Flor de Lisa Mourinho. Ang Diyos magpakamayo. Halong kamo pirmi. God bless you. Good morning, Pastor. Late watching, but still, God bless us all. Ayan. Amen. Buhayan Diyos. Thank you, Sister Jo. God bless you, Pastor. Ayan. Hallelujah. Ito yung mahirap, ano? Yung pag-iwahiwalay. Kasi naging fellowship na talaga itong ating FB Live. Kahapon nga, yung grupo ng Eagles Wings sa Zoom Fellowship, wala nang gustong mag-leave eh. Lahat gustong fellowship na lang lagi, mga kapatid. Praise God. Salamat, Brother Michael Mahinay, sa matamis na pulong sa Ginoo, sabi po niya, mga kapatid. Okay, Brother Art Francis, magkatapos na po tayo. God bless you. Gimong Joseph.